sa bagong balita na ating nakalap. Nasa dalawang kumpanya na nasa ilalim ng Malaysian Gas and Oil Company na Petronas ang nakumpiska ng mga opisyalis sa Luxembourg matapos may panalo ng sulo ang kaso nito laban sa bansang Malaysia. Sa mga hindi nakakaalam, inatasan ng isang korte sa France na magbayad ang Malaysia ng nasa $14.92 billion na halaga o nasa lagpas 835 billion pesos para sa Sultanate of Sulu dahil na rin sa hindi nagbayad ang Malaysia para sa pinag-aagawang teritoryo ng Sabah. Base sa reports, kinumpiska ng mga opisyal ang mga ari-arian ng Petronas Azerbaijan at Petronas South Caucasus na nagkakahalaga umano ng 2 bilyong dolyar. Ayon sa mga abogado ng mga descendants ng Sultanate of Sulu na sina Paul Cohen at Elizabeth Mason, ito umano ay parte ng pagsisikap na makuha ang nasa halos $15 billion na inaward ng korte ng France sa mga taga-Sulu dahil nagmatigas pa rin ang Malaysia at hindi nakinig sa sinabi ng korte. Inilarawan din nila ito bilang isang historic victory dahil naipanalo ng London-based firm ang kaso laban sa bansang Malaysia at isa umanong karangalan ang irepresenta ang mga taga-Sulu. Dagdag pa ng abogado ni si Paul Cohen, dapat umanong sundin ng Malaysia ang international law at wala itong pagpipilian kundi sundin na bayaran ng utang nito sa Sulu o hindi kaya gawin nila ang kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine. Kinumpirma naman ng Malaysian Gas and Oil Company na Petronas ang nangyaring pagkumpiska sa kanilang ari-arian, ngunit sinabi nilang nailipat na nila ang ibang assets sa Azerbaijan. Dagdag pa ng Petronas, nawala umanong basihan ang ginawang pagkumpiska sa kanilang assets at ginagawa nila umano ng paraan upang mabawi ang mga ito. Sa ngayon, wala pang inilabas na statement ang Malaysian government at ipagpapatuloy pa rin ng mga taga-Sulu ang laban nito sa Malaysia.